panahon, no? Ayan, magandang umaga ho sa inyong lahat dyan. Ay, tanghali na ho pala. Ayan, sa mga kapatid natin na nandito ngayon, maraming salamat po. Thank you very much for watching. And ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Abay, meron po tayong magandang pag-uusapan ngayong oras at araw na ito, no, mga kapatid? Dahil tuloy-tuloy ho yung pagpapropaganda nitong mga tao ni Duterte. Ayan na, no, mga kapatid, tuloy-tuloy ho yung propaganda nila na sinasabi nila, mga kapatid, na si Duterte daw, mga kababayan ko, ang pinakamagandang administrasyon, no? At isinisigaw nila ito doon at kumakalat nga ito sa social media ngayon. So yung disinformation na yan, sasawatahin natin ngayon dito yan. Hello po sa inyo, Ma'am Josefa Oliva. Hello po sa inyo dyan, Sir June, kay June Castro. Maraming salamat po. Thank you very much for watching, guys. Sa usapan natin to, maganda tong pag-uusapan natin ngayon. Habang inaantay natin yung ibang tropa natin, no? Jackie Duque. Napaganda po nito, promise. Kasi sasawatahin natin yung disinformation na ipinapakalat po ng mga tao ni Duterte ngayon. No, mga kababayan. Yan, pakikuha nga yung kay, ano, kay Yuki. Sasawatahin natin yan, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Pero bago tayo mag-discussion ngayong tanghaling ito, mga kapatid, ay kumain na ba kayo? Abay, kung hindi pa kayo kumakain, magsipagkain na kayo habang nanonood kay Biyahe ni Koy, mga kababayan ko. Maganda po yung pag-uusapan natin, gawat nga ito'y napapanahon. No, naniniwala po ba kayo na ang panahon daw po ni Duterte ang pinakamaganda daw po na pamumuno daw po sa bansa natin? Abay, nakakatawa naman. No, mga kababayan ko. Sabay, nakakatawa naman na ipangalandakan sa buong sambayan ng Pilipino na ang panahon pala ni Duterte, mga kababayan, ay siyang pinakamaganda sa lahat, mga kababayan ko. Abay, tinalo mo pa si Pangulong Ferdinand Marcos kung ganon, mga kababayan ko. Diba? Eh, pag-uusapan natin yan. Kasi kinakalat ng kinakalat yung disinformation na yan, mga kababayan ko. Diyos ko po, ha? Eh, kinakalat po eh. Tuloy-tuloy po ang pagpapakalat ng disinformasyon nitong grupo nila Maharlika. Eh, nais lang natin sawatahin, mga kababayan ko, no? At nais lang natin na pabulaanan yung mga fake news na sinasabi nila. Eh, maganda-ganda to kasi sabi ko nga sa inyo, ako dati akong taga-suporta ng Duterte administration. Alam ko yan. Because isa ako sa mga panatiko noon na talaga nga na mga sobrang bilib na bilib sa mga nagagawang ni Duterte. Alam na alam ko po sagutin. Ayan na, San Banda BNK, shoutout kay Ma'am Remy. Eto, saktong-sakto, andi dito na kayong lahat habang pag-uusapan natin to. Abay, napaaganda po ng ating topic kasi gawat nga ay tayo ay galing sa kabilang kampo. Eh, nagkakaisa tayo dito, mga kababayan. Tama po ba ako, mga kapatid? O, ayan ha. Kakatapos lang ni Boss Mike Cervera mag-livestream eh. Eh, tayo naman ang susunod. Okay. Eto ang siste, mga kababayan ko. Eto ang siste, mga kapatid. Nagpakalat na nga po etong mga DDS ng isang misinformation, no? Nagpakalat na nga po ng misinformation etong mga kampo ng DDS, mga kababayan ko, dahil sa kakatapos lang ng kanilang duwag rally, mga kababayan ko. Eh baka bash nyo ako, ha? Ba't ko sinasabi ang duwag? Eh kung para sa akin, hindi nyo kailangan magingay ng ganyan. Dahil yung mga ganyan kaya ginagawa nyo, magsampa kayo ng kaso. Ganun lang yun. Diba, mga kababayan? Para sa akin, ay duwag rally kung maitatawag yon. Sapagkat, mga kababayan ko, sapagkat wala ho ako nakikita na progresibo nung mga panahon ni Pangulong Duterte. Diba, mga kababayan?
Yan po ang gusto ko sabihin sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Remy. Thank you very much for your super chat, no? Wala ko akong progresibong nakikita ang pagbabago nung mga panahon ni Pangulong Duterte. At tinatanong ko kasi dito ngayon, mga kababayan ko, ang question po kasi ngayon dito na napakalaki, question mark, na ipinapakalat ninyo dyan, na sinasabi ninyo, ng panahon ni Pangulong Duterte, umunlad ang Pilipinas. Huwag kayong magpapakalat ng disinformation na ganon, mga kababayan. Diba? Magpapakalat sila ng disinformation. And right now, mga kababayan ko, even Chrisette, mga kababayan, na sinasabi, si Duterte ang pinakamagaling na presidente. Ano? Chrisette Chu, uy, gumising ka sa katotohanan. No? Huwag kang magbulag-bulagang Chrisette. Na si Duterte ang pinakamalaking ano, pinakamalaking utang sa buong Pilipinas na inutang. 'Di ba? Mga kababayan, sasabihin nila, sasabihin ng mga DDS na nagpupulong-pulong sa social media, na sasabihin nila, kay Duterte lang nagawa yung ganito, na kontra in droga, nagawa yung ganito. What the hell are you doing into our country? Mr. Duterte, kaya ako nagagalit ngayon dito. Binudol niyo ang taong bayan. Tapos ngayon, you're telling to your people, you're telling to your ibang followers na ikaw ang nagpaunlad ng Pilipinas because of the infrastructure. Gusto niyo ipaliwanag ko sa inyo step by step yan? Hindi. Ako, sabi ko sa inyo, kaya kong ipaliwanag step by step yan, mga kababayan. Step by step, mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyo yan. Kayang-kaya ko ipaliwanag yan, mga kababayan ko. Mga kapatid. Hindi ako panatiko ng duwag na presidente nyo. Dati, oo, gustong-gusto ko yung ginagawa niya. But I realize na lahat ng ginawa ni Duterte sa bansa natin was an epic fail for me. Even sa inyo, niloko tayo, binudol tayo, tayo ang binudol dito. Tama? Tapos sasabihin nila, President Duterte is the one of the best president ever since in the Philippines. What? Are you insane? They are telling to our many Filipino na si Duterte ang pinaka-the best president. Alam nyo, sukun-suko ako dyan kasi nabudol ako. No? Let me explain, mga kababayan ko. No, let me explain. No, ipapaliwanag ko sa inyo yan step by step. Okay. Start tayo dito, mga kababayan. Umpisahan ko yung rebat dito, mga kapatid. No? Uumpisahan ko yung rebat dito. Ito pinakamaganda sa lahat eh. Uumpisahan ko yung pagrebat dito, mga kababayan ko. Uumpisahan ko dito para maintindihan nyo. Sinasabi nila na si Duterte daw ang nagpaunlad ng Pilipinas. Paano napaunlad ni Duterte ang Pilipinas, mga kababayan ko? This is the first question ever since na gusto kong malaman ninyo. Okay? Sa social media. Saan nag-fail si President Duterte, mga kapatid? Marami. Ano ang accomplishment ni Duterte? Dalawa. Dalawa. Literally, ako, sasabihin ko sa inyo to, literally, ano yung first step ni Duterte na ba't siya nag-fail? Can you imagine kung maunlad ang bansang Pilipinas, mga kababayan ko, at napaunlad ni Duterte na sinasabi nila sa maisog na only Duterte lang ang nakagawa nito, talagang only Duterte lang ang nakagawa nun. How could you imagine na meron tayong 13 trillion pesos na utang? Lumobo ang... Kaya ito ha, unang-una, utang ng Pilipinas during the Duterte administration. My God, mga kapatid, 13 trillion! 13 trillion na utang ng Pilipinas, and you will say, sasabihin ninyo sa taong bayan na Duterte administration ang pinakamagandang administration during that time. It's not 12, it's 13 trillion, mga kababayan ko.
According to news, 13 trillion lumobo ang utang ng Pilipinas during the Duterte administration. Okay, palike ako ng live stream natin, ha? Paki-like po and i-share nyo po ito. Okay, ano, i-fact-check natin, mga kababayan ko. Hindi natin pwede yan. I-debunk natin yan. Kailangan natin i-debunk yan, mga kababayan ko. Hindi pwedeng mananahimik tayo. That is 13 trillion pesos. Ay, 13 trillion ang utang natin at peso sa China. Diba? Umutang pa tayo ng utang natin panlabas. And imagine that, mga kababayan ko. Baunlad ba ang bansa natin after the 13 trillion? Let me example. Let me example, mga kababayan ko. Oh, ito. Sabi nung mga matitinding mga mga supporter ni PRRD doon sa rally nila. Sabi ganoon, si Duterte lang ang nakagawa nito sa Pilipinas, ang mga infrastructure yung build. build ba talaga? Talaga lang, ha? Pinagmamalaki nyo yung build ni Duterte, mga kababayan ko. Di nyo ba napansin bakit si Mark tahimik lang? bakit? Nagtataka ba kayo bakit si Mark tahimik lang? Di ba kayo nagtataka? Tinatanong ko kayo. Hindi ba kayo nagtataka bakit si Mark tahimik lang? sige. Explain natin. Yahin ni Koy, paki-explain yung build. Okay. Mga kababayan ko, let me example sa inyo yung sinasabi ng mga DDS. Sa Metro Manila daw, nagkaroon na pagaan daw ni Duterte ang traffic. Napagaan ni Duterte ang traffic using build. Talaga ba? Mga kababayan ko, talaga ba? Na si Duterte ang nagpagaan. Baka si Kiboloy ang nagpa-stop. I thought it's Kiboloy eh. Stop! sige. Sabi nila si Duterte daw ang nakapagpagaan ng traffic at nakapagpaganda ng bansa daw natin, mga kababayan ko. No? Ito ah. Listen carefully, mga kababayan ko. Yung infrastructure kagaya ng Skyway, that is part of PPP. PPP. Mga kababayan ko, that is part of PPP. Ano yung PPP? During the time of Pinoy. Mga kababayan ko, that is PPP. Ang tawag diyan, private-public partnership. Okay? You must listen. Private-public partnership. Tatak nyo to sa utak nito mga DDS, ha? Itatak nyo sa utak nyo yan, ha? That is private-public partnership. Kapag sinabi natin private-public partnership, mga kababayan ko, yung PPP na yan, mga kapatid, ito, yan ay pagsasanib puwersa ng gobyerno, ng private company, mga kababayan ko, para gumawa ng infrastructure. Now, what is example of PPP? Na sa panahon ni Duterte na naging build, mga kababayan ko. At sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, is build better more. Okay? Makinig kayo mabuti, mga kababayan ko. Talo ang Pilipino dyan. Paano ko nasabi? Paano pa nasabing talo ang taong bayan dito? Imagine ninyo, nagkaroon ng build si Duterte. Nagpagawa si Duterte ng Skyway. Sabi ng mga taong ito. Si Duterte nagpagawa ng Skyway diyan sa Metro Manila. Abay, nag-aalag gangster sa galit yung mga DDS doon. Nagbawala kagabi. Kami naman, dito naman sa Mindanao. Si Duterte diyan sa Manila nagagawa ng ganito. Sabi ko, what the? Sabi ko talaga. Hindi nyo ba alam, mga kababayan ko, yung Skyway na yan na pinakikinabangan natin ngayon ay pribadong kumpanya po yan, mga kababayan ko. Let me correct. Pribadong kumpanya po yan ang namamalakad dyan. Hindi po ang ating gobyerno.
Mga kababayan, abay gumising po kayo sa katotohanan na hindi po ang gobyerno natin ang nagpapatakbo dyan. Pribadong kumpanya po yan, mga kababayan ko. Oh, paano ko nasabi? Paano nasabi ni Biyahe ko na pribadong kumpanya, eh pinagawa ni Duterte yan. Paano nasabi ni Biyahe ni Kuya na binabanata mo yung tatay namin na uugod-ugod na? Diba? Paano? O eto, paliwanag natin. Alam nyo po ba mga kababayan ko, yung mga skyway na yan na nakikita ninyo, na nakikita nyo ngayon, all over the Metro Manila na meron tayong pinakikinabangan yan, alam nyo po ba, for 30 years, listen, for 30 years, hindi po hahawakan ng gobyerno natin yan. Hindi po hahawakan ng gobyerno natin yan. Kayo po ang tunay na bangag, sir. For 30 years, eto gumising kayo sa katotohanan. 30 years na hindi pa ikinabangan ng ating gobyerno yan. Okay? Hindi po pakikinabangan for 30 years ng gobyerno. Sino po makikinabang dyan? Biyahe ni Koy. Eh, yung mga private companies. Sino ba may-ari ng Skyway? Ang gobyerno ba? Hindi po, mga kababayan ko. Ang San Miguel Corporation, mga kababayan. Alam nyo na, mga kababayan ko. Di ba? Pinagawa yan, ang namuhunan dyan, ang San Miguel Corporation. Mga kababayan ko, ang namuhunan ha? Ang namuhunan sa Skyway, sa build na pinagmamalaki nyo na si Duterte nagpagawa, mga kababayan ko, ang namuhunan dyan, San Miguel Corporation. Because they are part of build na naging part noon ng PPP, ng private-public partnership. Mga kababayan ko, from PPP, nag-jump ng build na pangalan, mga kababayan ko, during the Duterte administration. Ngayon, sino ang bangag, mga kababayan ko? Si Duterte o ako? Ha, tanongin ko lang kayo, ha? Sino ngayon ang bangag? Oh, nauunawaan nyo na. Yung pinagmamalaki nila noon na si Duterte daw ang nakapagpaganda ng Pilipinas, which is not true, mga kababayan ko. During the Duterte administration lang yon. Pero hindi gobyerno nagpagawa doon at namuhunan ng bilyong-bilyong peso ang San Miguel Corporation, mga kababayan. Ngayon, ang kontrata niyan, mga kapatid, for 30 years, San Miguel Corporation na magpapatakbo ng Skyway. Habang kumikita sila, mga kababayan ko. O tama ba ako, mga kapatid? Habang kumikita ang San Miguel Corporation at binabawi nila yung kanilang mga ginastos sa pagpapagawa ng Skyway na yan. Ngayon, kailan mahahawakan ng gobyerno natin yan? After 30 years, mga kababayan ko, ganon ang labanan yan. O tapos sasabihin nyo, dahil kay Duterte, maganda ang Metro Manila. Ha? Talaga? Paano nangyari yon? Paano nangyaring gumanda ang Metro Manila? Mga kababayan ko, ang dahil lang ba sa mga infrastructure na ganyan? Listen, mga kababayan ko, kung titignan ninyo mga kapatid, kung titignan po ninyo, may utang ang Pilipinas. May utang ang Pilipinas sa China na 13 trillion. Mga kababayan ko, umutang ang Pilipinas sa pera sa China. Umabot ang 13 million ng utang natin sa bansa. At yung mga infrastructure na ipinatayo dito, ang contractor din ay China. Hindi nyo ba alam, this is a domino effect para sa lahat? Mga kababayan ko, this is a domino effect sa inyong lahat. Oh, kok pa ko, huwag ka mag-alala, di ako nagkokok, marunong naman din ako, sosyal ako eh. Naku, di ako magkokok, magmamonster ako. Tama ako mga kababayan ko, mga kapatid. Hindi nyo napapansin, nilalaro tayo ng China. Na sinasabi ni Duterte, napakagandang pamumuno at napakagandang partnership between the China. Paano nangyari yon? Diba? Ngayon, nauunawaan ninyo? Ngayon, si Duterte ba nagpaganda sa bansa natin? No. Mga kababayan ko, hindi siya. Dahil wala naman, paano nyo masasabing maunlad ang bansa natin? Mga kababayan ko, eh kung project yan ng PPP,
project yan ng public-private partnership program na naging build at better build better more ngayon. Paano yung nasabing maganda at pamamalakad ito, Duterte? Okay? Malayo. Kasi walang pondo ang Pilipinas during the Duterte administration. Dumating ang COVID-19 sa atin lahat. Ano nangyari sa Pilipino? Hindi, you must listen to me. Mga kababayan ko, itong toto. Huwag niyo sasabihin maganda yung pamamalakad ng Duterte administration. Mga kapatid, dumating yung pandemic sa atin. Ano ang nangyari sa atin? Ano ang nangyari sa atin? Binigyan tayo ng face shield? Binigyan tayo ng face mask? Matagal ang gamot? Ano nangyari sa atin? Naganda matay-matay ang mga kababayan natin. Tigil niyo yan. Diba? That's the reality. Tapos sasabihin nyo, napakaganda na pamumuno ni Duterte. Napakaganda kasi after dumanas ng ating mga kababayan sa during the pandemic days, ano nangyari sa atin? Pinaasa tayo sa mga ayuda sa matagal na proseso ng pagbibigay sa atin ng pagkain at lahat ng tao'y pinatigil sa trabaho? Yun ba ang may ginawang tama? Yun ba may ginawang tama for the Filipino people? Maunlad ba ang bansa natin? Only in the Philippines mayroong face shield. Because they love China. Ito lang ang isang patunay, mga kababayan ko, sa lahat ng sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng dinidiga ko dito na inilalaban natin, mga kapatid, na hindi nagtagumpay ang Duterte administration. Kaya huwag niyong lokohin ang taong bayan. No? Huwag niyong lokohin ang taong bayan sa paayo-ayuda. Aminin nyo, kahit ang Senado during that time, nahirapan gumawa ng pera. Bakit, mga kababayan ko? Pinag-usapan pa nila ng pagkatagal-tagal bago ilabas yung pondo. Gutom na ang taong bayan, saka pa sila maglalabas. At parang para pa tayong kawawang humihingi sa kanila ng tig sa 10,000. That's the reality, mga kababayan ko. Kaya huwag nyo sasabihin na maunlad ang Duterte administration. Si Duterte ang nagpaunlad sa bansa natin. Mga kapatid, ngayon pa nga lang tayo bumabangon . Ngayon pa nga lang tayo umaangat. Ngayon pa nga lang tayo gumagawa ng pangalan sa Asia ulit. Mga kapatid. Mga kababayan ko, Sir Renato Galanto, salamat po sa inyo, Sir. Because this is the reality . During the pandemic, wala ako sa loob ng bahay. Isa rin ako sa nasa labas. Diba? Isa rin ako sa nasa labas. Isa rin ako sa tumutulong sa mga kababayan natin. Alam ko yung dinadanas nila. Tapos sasabihin nyo sa amin dito, ipagmamalaki nyo na ang Duterte administration ang pinakamagandang administrasyon sa lahat. Anong sinasabi nyo? Kalokohan. That is kalokohan. Huwag niyong ipangalandakan sa rally ninyo na si Duterte ang pinakamagaling na naging presidente. He is the most weakest president ever since na lahat ng naupo. Mas magaling pa si Pinoy sa kanya. Diba? Saan kayo nakakita na nagmamaneho ng barko o kapitan ng barko na kayang ibangga sa China at na ipagkalulo yung kanilang bansa? Pakisarado yung pintuan doon. Nakikita nyo ba yan? Saan kayo makakita? O saan kayo makakita ng isang piloto, ng isang eroplano na sakay sa kanya lahat ng Pilipino na kaya niyang pabagsakin sa isla? Sa isang isla ng China? Di ba, mga kababayan ko? Nakikita nyo? Did you see the logic? Yan yung ibig kong sabihin. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, pag sinabi, si Duterte, maganda ang pamamalakad niya, build. Pero di nyo alam, yung build, di naman gobyerno gumastos. Gobyerno ba gumastos ng build? Hindi. Private companies. Diba? TRL. Alam nyo, sir, alam nyo TRL, noon, kasi panatiko tayo ni Duterte. Ako aminado ako, I'm a fan, avid fan of President Duterte.
Because what he did to our country, akala ko ganito ganyan, maganda 'yung nagagawa niya ganito. Pero nung itatama, kaya nga pero kung nakita mo 'yung ginagawa niya ngayon versus noon, magagalit ka. Bakit? Because nagsisinungaling siya sa taong bayan eh. Ano ba ako? Taong bayan ako. Pilipino ako. Nagsisinungaling siya sa taong bayan, kaya nagagalit ako. Eh, hindi ko papayagan na ganyan, magsisinungaling ka sa taong bayan. Kung may pagkakamali ka, pwede mong itama yan. Baliktarin mo yung sinabi mo. Ganong kadali yun. Itama mo yung mga sinabi mo sa taong bayan. Diba? Hindi ako nagagalit kay Duterte because he is an anti-Marcos. Nagagalit ako sa kanya because he's lying to all Filipino people. Hello po, Ma'am Leia Okotsulin. Ma'am Leia Onuzuka. Diba? Paano naging pinakamagandang presidente si Digong eh nakaranas nga ngayon ng panggigipit ng West South Philippine Sea? Yun nga pinagmamalaki nila eh. That President Duterte daw ang pinakamagandang naging presidente. Anong ginagawa sa ating mga fishermen ngayon doon? Binobomba ng tubig. Kung hindi bobombahin ng tubig, babanggain yung barko natin ng resupply mission. That's what happened. That is what happened to our country. That is what happened to our Filipino. That is what happened to our soldier. Kaya doon ako nagagalit. If there is true, kung meron talagang totoo dito, Duterte is a lying person. Sinungaling yan. Sorry sir, 2016 pa akong kontra dyan eh. Ako kasi 2016 talagang panatiko ako ni Duterte. Kasi wala naman talaga ako nakitang presidente tumatakbong may puso talaga no, na magaling ano. Pero may puso eh. Yung problema mga kababayan ko, yung pagiging puso ni Duterte pabago-bago pala mga kababayan ko, by climate pala. By climate po pala ang pagiging mapagmahal ni Duterte. Kumporme sa dami ng tao at kumporme sa dami ng mga nanonood sa kanya. Diba, Daniel Roque? Ubod pala ng ano. Kailangan pala mga kababayan ko, kailangan pala mga pag marami nanonood sa kanya, bobulahin ka. Pero pag wala nan, panalo na siya, sasabihan niya yung mga tao, naniwala naman kayo mga ugok. Oh. Naalala ko yun. I remember that. Hindi ko kayang pagsinungalingan yun. Naalala ko yun. Tinanong siya ng fisherman. Ano may tutulong mo? Sabi ni Duterte, kung ako manalong presidente, pupunta ako doon sa Spratly, hawak-hawak ko yung bandera ng Pilipinas, magpababa ako dyan sa Coast Guard, mag-jetski ako. Tapos itarak ko yung bandila natin doon. Sabi niya pang ganon, bahala na kung ano mangyari sa akin. Pucha, pinalakpakan ng taong bayan yun. Pinalakpakan ng taong bayan yun. Tama ba, Tita Liberty Alcega? Pinalakpakan ng taong bayan yun. Kaya bumilib sa kanya lahat. Nung nanalo na si Duterte, hinahanap na yung magjijetski siya. At hinahanap na ng taong bayan yung magjijetski siya. Mga kababayan, kung sagot niya, panahon ng kampanya yun. Naniwala naman kayo sa akin, mga ugok. Kung hindi pa naman tayo niloloko niyan. Diba? Mga kababayan ko, alam mo, tama yung sinasabi ng mga tito ko noon pa. Ako kasi naging panatiko niya ako. Sobrang minahal ko yung tao na yan. But suddenly, mga kababayan ko, unti-unti tayo niloloko eh. Unti-unti tayong ginagago eh. Hindi ako papayag ng ganon. And they are telling right now, doon sa rally ng Maisog na si Duterte ang pinakamagaling na presidente. Alam mo, sa totoo lang, ngayon pa lang tayo umuunlad, ngayon pa lang tayo umuusad, ngayon pa lang tayong po-forward. Ngayon pa lang tayo, kumbaga sa atin, ngayon pa lang natin binababa yung ating ano, yung ating handbrake para makatakbo tayo ng maayos sa ating ekonomiya natin. 'Di ba? Tapos yung mga tao na yan, napilit tayong ibabagsak. Tandaan ninyo, hindi na dilawang kalaban natin dito. Totoo, Kenneth Reyes nakaka-heartbroken. Shoutout kay dito pala si ano, si MT, Munting Tinig, kapatid Glenn. Oh, alam niyo na ha. Yayakapin nyo yan si Glenn. Mahalin nyo yan. Hawak nyo ng pamilya ninyo. Puntahan nyo bahay niya kung kaya nyo masaktan. Totoo na sinasabi natin kung kailan tayo umaangat ang bansa natin, kung kailan tayo uusad at po-forward, meron talagang hahatak pa ibaba.
Tandaan ninyo, ang taong magaling, ang taong marunong, ang taong may isip, ang taong may utak at ang taong marunong gumawa ng tama, hinahatak at hinahatak pababayan. Nakakababayan ko. Totoo. Hinahatak pababayan. Kaya ngayon, mga kababayan ko, ang ginagawa nila, ganyan. Nakaka-heartbroken. Totoo ka dyan, Kenneth. Kasi bakit? Minahal natin yung matanda eh. Pero mga kababayan ko, ano na, ningas kugon, ika nga nila. Ningas kugon, bilang Tagalog, no? Bilang isang Tagalog, ningas kugon yan si Duterte. Mainit lang sa una, walang ano, walang dulo, walang wakas, mga kababayan ko, ang pagtatapos. Ganon siya. Kaya nga sabi ko nga eh, Alam mo, parehas pa kami ni Pangulong Bongbong Marcos mag-isip right now. Ayoko pang papasukin ng ICC. Magpasalamat yan si Duterte, andyan si Sara, andyan yung anak niya. Pero kung wala, bastusan na yan, ganyan ang gagawin niya. Maraming salamat, Tita Lily Ragasa. Ayan si Tita Lily ko from Hawaii. Andito na rin. Diba? Walang consistency. Wala talaga. Kasi even naman nung kanyang pamumuno, hindi naman siya alam mo sa totoo lang ha, hindi ako naniniwala si Duterte namumuno during his time eh. Puppet siya eh. Puppet siya ng mga tao niya, mga kababayan ko, sunod-sunuran siya. BNK, nagkamali ka, si Duterte talaga ang pinakamagaling na presidente, pinakamagaling magmumulta. Hindi, at sinasabi ko kasi ang claimant ng mga DDS right now, no, ang claimant nila si Duterte daw ang pinakamagaling na ano na presidente. Sabi ko hindi totoo 'yan. Hindi, wala pa nakapagpaunlad na presidente sa Pilipinas, mga kababayan ko. Baka si Marcos Jr. pa lang. Mga kapatid. Baka mamaya si Marcos Jr. pa lang ang makapagpaunlad sa atin. Wake up, mga kababayan ko. Baka si PBBM pa lang po. 'Di ba? Baka ha, baka. 'Di ba? Baka si Pangulong Bongbong Marcos pa lang ang makapagpaunlad sa atin. No? And hindi, we are not claiming, but sana, 'di ba? 'Di ba sasabihin niyo dun sa rally ng Maisog, si Duterte ang nakapagpaunlad ng bansa natin. Mama, parang ha? Ano ba? Kumilos kayo ng tama, mag-isip-isip kayo. Sige nga, please, can you give me an example kung paano napaunlad ni Duterte ang bansa natin? Paano? Diba? Paano napaunlad ni Duterte? Uy, thank you very much po, Sir Yob Asintado. Thank you very much, Sir Yob Asintado, for super chat. Can you give me an example kung paano napaunlad ni Pangulong Duterte yung ating bansa? Example lang, example. Bigyan nyo lang ako kahit isa lang. Maraming salamat once again. Thank you very much po kay Yob Asintado. Ayan, papangalan mo isang channel ko ah. Politika Asintado. Salamat Sir Yob, thank you po. No? Can you give me isa lang? Isa lang, mga kababayan ko. Isa lang, bigyan nyo ako ng isa na magandang nagawa ni Duterte sa Pilipinas. Mga kapatid, isa lang. Kahit isa lang, mga kababayan ko. Bigyan nyo lang ako ng isa. Ay, isang-isa lang, mga kababayan. No worries, iho. Malaking tulong ang ginagawa mo. Lalo na sa mga naliligaw sa paliwanag. More powers, iho. Maraming salamat po. Yob Asintado. Ano nagawa ni PRRD? Napaunlad niya ang Pilipinas. Napaunlad niyang ibigay ang Pilipinas. Napaunlad niya yung pautang natin. Ano? Pinapunta niya ang mga pulis sa Scalawag. Dan shares ako ng Davao, nagmulta ng 51 billion si Pulong. Totoo, oo. Malaki ang utang ng Pilipinas during the Duterte administration. Trilyon ng utang at bilyon ng interest.
Ito ah, like. Ito ah, sabi ko sa inyo. Malaking sampal to sa mga DDS. Huwag nyo ipagpilitan sa amin dito na maganda ang pamumuno ni Duterte. Maraming problema, even the Duterte administration. De, aminin nyo yan. Di ba? Oh, wala na ipag-alayan sa China at Russia, kaya pala ayaw ng Amerika that time dahil ibinenta ang West Philippine Sea. Napaunlad niya hatake ng China ang Hoy, wag ganyan ha, may jabu-jabu na dyan ha. Maraming salamat po Ma'am Leia Onuzuka. Arigato gozaimasu for your super chat. 'Di ba? Ano ba napaunlad? Ano ba napaunlad nito? 'Yan 'yung sinasabi ko. 'Yan ang gusto ko sabihin ni Claro sa lahat ng mga kababayan natin, because marami tayo, marami mabubudol to sa mga susunod na ano. I know mga kababayan ko, he is running for senator for this 2025. Ako na unang babatikos mga kababayan ko para malaman ng taong bayan. He is running for senatorial for 2025 election. Ay, ako na po hindi papayag. Magiging leader lang to ng bagong oposisyon. Mga kababayan ko, hindi, ako na nagsasabi sa inyo, wala akong hindi ako magpapanalo na magiging kaaway ng Pilipinas. Napayaman niya si Kibs. Sabi ni Ate Rowie. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo eh, lahat ng mga sinasabi nila sa maisog because in favor of former President Duterte, lahat ng sinasabi nila, mga kababayan ko, pumapabor lahat kay Duterte. Ngayon, ang tanong ko dito, bakit pumapabor lahat yan kay Duterte? Ano ang rason kung bakit siya pumapabor doon? One of the reason kung bakit po ganun, mga kababayan ko, paglilinaw ha? Paglilinaw. Yung sinasabi ni Duterte hindi siya tatakbo, huwag niyo akong lokohin. Alam namin na tatakbo kayo. Duterte is running for senator for 2025. Totoo to. Mga kababayan ko, totoo to. Tatakbo siya for 2025 sa senator. Kailangan niyang manalo, mga kababayan ko. Dahil pag nanalo siya, meron siyang hawak na immunity laban sa ICC. Nandaan yan, mga kababayan ko. Second, mga kapatid, second, gagamitin ni PRRD ang pagkakataon na yan, mga kababayan ko, para maging kalaban ng oposisyon. Mga kapatid, delikado tayo doon, mga kababayan ko. Napaka-delikado po niyan para sa ating mga ordinaryong Pilipino na maging siya ang maging bagong leader ng oposisyon. At napakahirap para sa atin noon, mga kababayan ko. Huwag natin pahirapan ang taong bayan, mga kababayan ko. Lahat ng mga senator na ayaw sa PI, ayaw sa pagbabago, ayaw sa economic provision, ayaw sa pagpapasulo ng federalismo, mga kababayan ko, gumising kayo sa katotohanan, itakwil nyo yung mga tao na yan. Mga kapatid, totoo yung sinasabi natin at totoo yung sinasabi ko sa inyo. Mga kababayan ko, hindi tayo naglalaro dito. Nakita nyo mga kapatid, nakita nyo ang iba't ibang bansa na umunlad. Mga kababayan ko, sa lahat ng mga naging presidente dito, kaya ako sobrang ini-expose ito at ini-express yung sarili ko dito, because wala pa naman presidente na nakapagpaunlad sa bansa natin, only the late President Ferdinand Edralin Marcos. Mga kababayan ko, si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos lang po, mga kababayan ko, ang nakapagpaunlad ng bansa natin during Marcos administration. And the rest of the president right now, mga kababayan ko, wala pa pong nakapagpaunlad hanggang kay Duterte. Malay mo, yung anak niya, gawin din yung taktika ng tatay niya. Yun ang inaantay ko. Maraming salamat po, Ma'am Rowena, for your super chat. Thank you, TYBNK, sa pagsuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Noto Duterte. Ayan. Mga kababayan ko, even nung panahon ni FEM, dun tayo umunlad ng maayos. Kahit anong sabihin nyo, meron tayong mababambilihin nun. After the Ferdinand Marcos administration, Cory Ramos era, Gloria Pinoy Duterte,
Pagtapos ng termino niya, mga kababayan ko, walang nakapagpaunlad sa bansa natin. Ngayon, mga kababayan ko, only Marcos administration ang tutupad nun, mga kababayan ko. Ginagarantee ko na sa taong bayan yun. Kasi yung patutunguhan natin is parehas ng sa kanyang ama. Kaya yun ang gusto kong makita ninyo at gusto kong ma-visual ninyo. Bakit, mga kababayan ko? Eh, during that time ng kay Ferdinand, meron tayong prime minister eh. We are ready for federal form of government. Di ba? Kaya ang gagawin natin ngayon, mga kababayan ko, ire-ready natin ang bansa natin, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni Duterte na 6 years ka lang dyan, bababa ka dyan, magagaganito ka dyan, hindi mo kailangan ng term extension and power, kalokohan. Yung mga sinasabi ni Duterte ganun, mga kababayan ko, pagpapahirap sa taong bayan yan. Kailangan natin ng reforma sa bansa natin. Kailangan natin ng reforma sa bansa natin maayos. Hindi tayo magugulpe ng mga iba't ibang bansa at hindi tayo mapapaangat natin ang pamumuhay ng mga Pilipino. Aminin nyo to sa hindi, mga kababayan ko. Bakit maunlad? Bakit maganda ang kalidad ng bansa ng Canada? Excuse. Bakit maunlad ang bansang Singapore? Bakit maganda ang bansang Malaysia? Bakit maganda ang bansang Brunei? Bakit maganda ang iba't ibang bansa? Only the Philippines, mga kababayan ko, sa lahat na meron na lang ang presidential form of government, mga kababayan ko. Bakit tayo na lang? Bakit tayo na lang ang naiiwan sa pag-unlad? Dahil, mga kababayan ko, dahil sa meron tayong mga tao sa Pilipinas, mga politiko sa Pilipinas na ano? Alamin na. Diba? Sila-sila lang ang gustong nakaupo. Ayaw nila ng pagbabago. Maniniwala pa ako kay Duterte na paunlad niya ang Pilipinas, mga kababayan ko, kung sakaling na ipatupad niya ang federal form of government. Totoo! Maniniwala pa ako kay Duterte na si Duterte nakapagpaunlad ng Pilipinas because isinulong niya ang federal form of government. Eh, hindi naman niya naisulong eh. Ang ginawa niya, inundayan niya, tapos inurong niya. Natakot siya. Diba? Ganon yung nangyari kay Duterte, mga kababayan ko. Kaya anong sinasabi ng mga ano? Naku, live ba tayo, boss ko? Oh, live ako, simple ba track? Live ako ngayon. Kaya ano yung sinasabi nyo si Duterte na kapag paunlad sa bansa natin? Hindi ako maniniwala. Gusto nilang manatili tayong mahirap. Eh, yun na nga eh. Alam mo, ito lang, pag-usapan lang natin, no? Yung mga humaharang dyan sa federal form of government, mga kababayan ko, sa ating gustong mangyari sa bansa na charter change, kaya hinaharangan nila yan kasi malaki mawawala sa kanila. Hindi nyo ba napapansin, even the Dilawan, mga kababayan ko, imbis na kumontra sa atin, sumasama sa atin. Napansin nyo ba? Mga kapatid, napansin nyo ba to, mga kababayan ko? Even the Dilawan, ayaw sa gusto na mangyari ng mga Duterte. Ang gusto nila, ipagpatuloy ni Marcos yung ginagawa niya. Bakit nagtataka ba kayo? Bakit yung mga Dilaw nakasuporta sa atin ngayon? Mga kababayan ko, bakit? Magtaka kayo dyan. Bakit yung mga Dilaw gusto ng pagbabago? Gusto ng charter change? Mga kababayan ko, because they realize na hindi na capable yung 1987's constitution sa bansa natin. Diba? Hindi na capable yung 1987 na constitution natin. Alam nilang hindi na pwede yun. Ngayon, mga kababayan ko, bakit ba ini-insist ni Duterte na bumaba si Marcos after 6 years at ini-insist niya na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit? Mga kababayan ko, takot si Duterte hindi makaupo si Sara bilang presidente, mga kababayan ko. That's the reality. Alam niyo po ba kung bakit pinapabagsak ng Duterte ang Marcos administration? Takot yung matandang Duterte na
hindi makaupo yung anak niyang babae sa pagka-presidente. Kaya hindi niya hahayaan na maisulong yang charter change. Okay? Quote and quote. Kaya hindi niya hahayaan maisulong ang charter change, mga kababayan ko. Dahil sapagkat pag naisulong ang charter change, naisulong natin pati ang election reform, pakikilaman din natin, aayusin natin, mga kababayan ko. Bakit, mga kababayan ko? Kailangan na ng bansa natin eh, para umunlad naman ang Pilipinas. Yan ang hindi nagawa ni Duterte, mga kababayan ko eh. To be honest, hindi nagawa ni President Duterte yan noon. Kung ganyan ang ginawa ni President Duterte, I agree with all my heart sa mga DDS na nagrarally sa Maisog sa Tagum. Mag-a-agree ako doon na si Duterte ang nakapagpaulan ng Pilipinas kung sakaling, mga kababayan ko, kung sakaling nagawa ni Duterte pagandahin ng Pilipinas using reform ng gobyerno natin. Eh ngayon, mga kababayan ko, yung matandang Duterte pa ang numero unong may ayaw sa constitutional reform. O paano nyo masasabi yon? Paano tayo matutulungan ito? Wala nga nagawa si Duterte, mga kababayan ko. Aminin nyo sa hindi yan, kahit sino pang umupong presidente dyan, even President Bongbong Marcos, kung hindi niya papalitan yung constitution reform natin, at hindi niya papalitan yung constitution na yan, magiging baliwala ang kanya mga pinagpaguran. Diba? Totoo sinasabi ko. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, si Duterte makasarili yan. Makasarili yan si President Duterte. Right now. Hindi, masaktan kayo sa sinasabi ko, kung masaktan sinasabi ko. Ba't totoo ko sa sinasabi ko? Makasarili si Duterte ngayon. Ngayon. Bakit? Eh siya nagsusulong nung una niya ng pagbabago para umunlad ng Pilipinas, tapos hindi niya itutuloy. Dahil lamang sa natatakot siya na hindi makaupo ang kanyang anak bilang presidente sa susunod na eleksyon. Diba? Hindi nyo nakikita yon, hindi nyo napapansin yon, hindi nyo nakikita kasi hindi kayo mahilig pakialaman yung mga ganyang bagay. Masakit talaga ang katotohanan. Yun talaga yon. That PPs, kaya nga tahimik si Sarah, di nakikialam eh. Bakit? Pag nakialam si Sarah dyan, alam niya, one mistake, ligwak siya sa karera. Tama ako, di ba? Yan naman kasi ang totoo, mga kababayan ko. Ngayon, tatanungin niyo ako, paano napaunlad ni Duterte ang bansa natin? Ah, saan banda? Saan banda? Di ba? Correct ka dyan, Ma'am Sonia. Big Mac. Ano accomplishment ni Duterte? May nagsasabi dito, accomplishment daw ni Duterte yung war on drugs. Alam nyo, you must listen to me. May sasabihin ako dyan. Alam nyo po, mga kababayan ko, naging bentahe ni Duterte yan. Okay? Naging bentahe ni Duterte yan. Yung war on drugs. Mga kababayan ko, naging bentahe talaga ni President Duterte yan. Alam naman natin yun eh. Ano ba? Mga kababayan, naging bentahe niya yan. Okay? Hindi nyo ba napansin yung mga Bisaya? Hindi naman, dili naman lahat ng mga Bisaya ha. Pero yung mga Bisaya na sa Manila. Sabi nilang gano'n, no? Laging sinasabi ng tao, yung war on drugs, kay Duterte yan, napagtagumpayan yan. Pansinin nyo, kung paano nila niloko ang taong bayan. Imaginin ninyo, kapag pumatay ka pala, maganda sa paningin ng mga tao. Nung panahon ni Duterte. Hindi, listen. Totoo po yung sinasabi ko. Kapag pumatay ka daw nung panahon ni Duterte, mabango ka kay Duterte. Yung pala sa kanila yon, mga kababayan ko. You must listen. This is very, hard part of this live streaming. No? Noong panahon ni Duterte, kapag marunong kang kumitil ng buhay ng tao, mga kababayan ko, mabango ka sa panahon ng ni Duterte. Is that a president that you want again? My dear Filipino people, yung po ba yung gusto niyang presidente ulit natin? Mga kababayan ko, yung po ba ang gusto niyong maging presidente natin?
Yung kumi yung pag merong pag may binabawian ng buhay, masaya sila. Pag merong kinikitil na isang buhay ng tao, masaya sila. Yung po ba ang klase ng presidente gusto niyong pamunuan ng bansa natin for the next 6 years? Pag may tumumba, papalakpakan kanila. Kapag meron kang mga adik na nakita sa kalye o mga pusher, runner na tinumba, kailangan pag meron kang itutumba, papalakpakan kanila. Is that a kind of president na gusto nyong ibuin natin sa 2028 at senador na 2025? Mga kababayan ko, my dear Filipino people, maawa po kayo sa taong bayan. Maawa po kayo. Baka may pamilya kayong ganyan. Baka susunod sila na po yung tatargetin ng mga yan. Imbis na magbabago ang programa na maiparehab yung mga yan, ay hindi. Eh baka ako yung sinasabi. Eto, napaisip nga ako. Baka ako yung sinasabi ng mga ibang tao. Mga kababayan ko, baka ako sinasabi ng ibang tao na naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao no, during the Duterte administration. Eh, kung tutusin, dumami naman talaga ang trabaho. Mga kababayan ko, dumami ang trabaho. Kaso nga lang, yung ang trabaho, eh hindi nga lang sa mga opisina. Sa paghukay ng piko. Hukay para sa tao. Mga kababayan ko, eh umunlad din ang industriya ng purinarya nung panahon na yon. Diba? Oh, pati ang tumaas din ang value ng lupa sa sementeryo. My dear Filipino people, yan po yung nangyayari during that time. Now, paano niyo po ito masasabi na kailangan, pag nakarinig kayo ng Duterte, ang kakabit ng pangalan niya ay pagpaslang? Di ba? Totoo rin yung sinabi ni President Duterte, wag niyo ako iboto because this is gonna be very bloody. Sa pagtugis natin sa war on drugs. Kaso ang problema mga kababayan ko, we have 30,000. This is the hardest part. We have a 30,000 Filipino na tinokhang. Even the innocent children, tambay, kabataan, estudyante, tinokhang. Even Kian De Los Santos, na tito niya ang target at siya ang kinuha because of misinformation. 'Di ba? Paano niyo sasabihin 'yan? Big Mac, ba pagre-resignin mo 'yung pangulo ko, baka ikaw na lang mag-resign. O kaya umalis ka na lang sa Pilipinas. 'Di ba mga kababayan ko? Totoo 'yan. Oh, saktong-sakto 'yung sinasabi mo, Big Mac. Totoo 'yan. 'Di ba? Totoo 'yan. Yung presidente mo ang dapat mag-resign kasi addict. Yung presidente ko si Bongbong Marcos, hindi addict, Big Mac. Sa tama 'yan, Big Mac, andi dito kayo. Tama-tama 'yan, parating mo 'to sa boss mo, ha? Yung presidente mong gumagamit ang fentanyl, dapat na talagang hindi na tumakbo at hindi na manalo. Yung presidente kong pinupukulan nila ng issue na wala namang ebidensya. Pinupukulan niyo at ginagawa niyo ng issue para maikabit na si Duterte galit sa adik. Kaya ikinakabit niyo ang pangalang adik sa pangalan ni Bongbong. Eh wala na kayong maloloko dito. No? Wala kayong maloloko dito. Diba? Ito totoo lang. Oh. Sige. Alam niyo ba't kinakabit nila yan? Ba't kinakabit ng mga yan ng salitang pulburon kay BBM? Para mag-clickbait kay Duterte na galit sa adik. Wala naman silang ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit. Wala, as in wala, mga kababayan ko. Wala silang makikita, mga kababayan ko. Kaya nila idinidikit yan kasi alam nilang magiging clickbait kay Duterte para manalo sa 2025. Ang dumi nyo maglaro. Diba? Sabi ni Cosmos, Defender, wala silang effort to research, obvious naman eh, sino ang addict eh. Look how Digong delivered his message. Diba?
saliwa-saliwa na. Tapos gusto niyo pang ipanalong si Senador yan? What the hell is this? Di ba mga kababayan ko? Parang sila lang mag-isip yan eh. Tapos gusto niyo pang ipanalo ng ano? Ipanalo ng 2025? Kawawa naman kayo. Big Mac, ano na? O, ba't pinalang? Para sa AMP. Dahil isa kang po. Oh, yun na yun. O, nag-iiyakan sila, no? Sabi dito, biyahe ni Koy, dapat kasuhan yan si Boy Sanglay. Talagang ginamit nyo na yung ano, sangla, no? Sakit ba? Dapat kasuhan yan si Boy Sangla. Asa na ba yun? Nawala. Ayan, nawala. Asa na yun? Biyahe ni Koy, dapat yung kasuhan niya si Boy Sangla. Eh. At isama si Alvarez Roque at ipakulong lahat sila na kung ikulong ayaw nila ano mamaya Pilipinas. Diyos ko, kung ako tatanungin mo, ICC insert. Kasi mga kababayan ko, inaapura kasi nila. Hindi, ang strategy niyan, mga kababayan ko, yung rally na yan. Ano yan? Early publicity. Early publicity yan. Alam mo, hindi alam mo sa totoo lang, hindi sila yung ang ano to yan eh. Alam mo kung bakit nagpapasabog sila na nagpapasabog ng ganyan. Correct natin para malaman ninyo. Alam niyo po kung bakit sila nagpapasabog na nagpapasabog ng mga rallying ganyan? Ito yan. Tandaan ninyo, sa 2025, 2 months lang. 2 months lang ang kampanya. 2 buwan lang po ang kampanya sa eleksyon, mga kapatid. 2 months lang ng senatorial midterm election. 2 months lang po. Ngayon, susundot-sundot sila ng mga prayer rally. Hindi nyo napapansin, susundot-sundot sila ng prayer rally. Sasabihin nila, prayer rally ng mga peaceful. Mga kabayan ko, hindi po prayer rally yan. Campaign na po yan. Wala lang sila sinasabi na iboto. Mga kapatid, wala lang silang sinasabi na iboto. Wala pong ganun. Campaign rally na po yung ganyan kanilang ginagawa. Malakihang campaign rally na po na tinatawag nilang prayer rally. Kaso, ang estilo nila, mga kababayan ko, it's the same style on 2016. Ginagalit nila ang taong bayan, niloloko nila kayo, niloloko, pinapasakay kayo, mga kababayan ko. Bandang huli, mga kababayan ko, sa lahat ng mga kasinungalingang binabanat nila sa Marcos administration, tandaan nyo to. Sa huli, pag nanalo yung mga yan, sasabihan kayo ulit niya ng ugo. Sasabihan ulit tayo niyan, mga kababayan ko, ng bobo, naniwala naman kayo sa sinasabi ko. Kung paano natin pinlash sa Inidoro ang 8 diretso, i-flash din natin sa Inidoro yung kampo ni Duterte. Diba? Hindi ako dito na ano, nagsasalita ako dito because hindi tama yung ginagawa nila. 'Di ba? Mind conditioning expertise, correct. Kasi pag nanalo na naman 'yan, sasabihin na naman 'yan. Wala naman kayo sa akin, mga kagok. 'Di ba? Sabihan na naman 'yan, naniwala ka naman sa akin, ano, sasabihin mo diyan. Tapos yung mga taga-suporta ko, yung hibang sa akin, sa mga Duterte, oh, di ba? Hindi pa ba kayo magigising? Kailangan pa atang ano, kailangan pa ata. Siguro pag may dumanak ng dugo sa inyo, doon kayo magigising lahat. Well, yan ang rason ko, bata ko anti-Duterte ngayon. Kasi bakit? Hindi sila marunong tumupad sa pinag-usapan. Yun lang yun. Hindi marunong tumupad ang Duterte sa pinag-usapan. At nagagalit ako sa kanila kasi atat na atat silang pabagsakin ng Marcos administration. Ganon, sino ba ang kandidato nyo? Si Tambaloslos, bangag yung presidente mo. Oy, mas bangag yung presidente mo, oy! Oy, Maurice, John, Beto, oh, mas bangag yung presidente mo. Yung presidente ko, wala kayong patunay na gumagamit. Kasi puro bintang, pero yung presidente niya na former president, gumagamit.
Yun ang literal na bangag. Huwag mong ikaso kay Marcos Jr. yan. Hoy! Mahiya ka naman, hoy! Puro kayo pukol ng pukol eh! Alam mo, in the end, it's either tumakbo si Martin, it's either tumakbo yung isang ate. Huwag kayong loko-lolo, pinaglalaruan lang tayo ng mga yan, hoy! Hatat na hatat kayong pabagsakin si PBBM eh. Hatat na hatat kayo, hapit na hapit kayong pabagsakin. Bakit ba? Anong meron? Diba? Adik presidente ninyo, adik look how he talks. Bawim-bawi ang defender. Cosmos defender. Napansin mo rin yung bro, no? Ako kasi napansin ko yun eh. Ay. Napansin ko na lang sa kanya, no? Ano eh. Yung may pangiwi-ngiwi na siya eh. Kung may ngumingiwi talaga dito, itong si Digong. Nawala ng damit ya. Nakita nyo ba yun? Ako ka, tinitignan ko nga siya. Ba't ngumingiwi to si Digong? Anong meron? Ba't ganyan? Diba? Kaya ano kayo, tignan nyo mabuti. Sila, si Big Mang, si Lisa Smugs daw, tsaka si Marcel. Ano sinasa? Ito ha, ano tantananan nyo yung mga patangan ni Maharlika sa inyo? Alam mo, Maharlika, nakita nyo kung paano nilaglag si Duterte? Hindi ako nasisinungaling ha. Tingnan nyo yung vlog ni Maharlika. Nilaglag si Duterte. Bakit nilaglag niya si Duterte? Tungkol dun sa pulbos, tungkol dun sa papel. Kasi Maharlika, alam niya na mali yung kanyang inilabas at si Digong ang may pakana. Even Banat Bay sumalag sa kanya, nagsalagan, nagbugbugan yung dalawa. Bakit nagbugbugan yun? Because na-realize nila na pinaglaruan sila ni Duterte. O ngayon, walang point of no return na yung ginawa nila. Sino napahiya? Maharlika. Nasaktan si Maharlika. Nag-inom, di ba? Naghumandusay pa nga sa sobrang gigil. Bakit? Kasi sinira siya ni Duterte. Oh, yan ang totoo. Hindi niya may kakaila yun. Diba? Pero anyway, mga kababayan ko, no, mainit-init tong usapin natin na to. Mainit-init to. Mamaya po, live stream po ako. Magkita-kita tayo mamaya. Kat bukas, mga kapatid, alas 3 ng hapon, live ako dito sa aking studio, kasama ko si Senator Sunny Trillanes. Mga kababayan ko, bukas po yan. Mga kababayan, abangan nyo po ako sa inyong mga platform. Kasama ko tomorrow, mga kababayan ko, si former Senator Sunny Trillanes. Uupakan namin yung mga yan. Kaya abangan ninyo lahat ng sasabihin namin. About West Philippine Sea, Tanim Kaso Program, EJK, sa lahat. Pag-uusapan namin dito yan. I don't care kung sinong matamaan ang pag-uusap namin. Kaya lahat ng bashers dito. Abangan nyo po yan bukas, mga kababayan ko. Alas 3 ng hapon. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. It's a one-on-one with the former Senator Sunny Trillanes. Medyo mainit to. Medyo bakbakan to. Kasi dati kong kaaway yung kaharap ko. At magkakampi kami ngayon sa iisang laban. 3 PM Pilipinas time po tayo. Okay? Mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyo. And the ICC, ipapasok natin yan. Kaya yung mga tanong ninyo, i-ready ninyo kasi makikita po ni Senator Sunny Trillanes dito sa aking monitor yung mga tinatanong ninyo. Kaya ugaliin nyo mag-comment, ugaliin nyo magsalita. Mga kababayan ko, live po ko bukas dito sa aking channel. Abangan nyo po ko at mainit-init ang bakbakan namin. Maganda yung ask mo ko kung balik sa Senado. Yeah, Ate Rowie, hayaan mo. Itatanong ko sa kanya, Ate Rowie. Ikaw pa ba? Walang problema doon. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo sa time na binigay nyo sa akin. It's a 1 hour na paikipagbakbakan. It's a 1 hour na may sense ang pinag-usapan natin. Abangan nyo po ko bukas with the former Senator Sunny Trillanes
mag-uusap po kami dito. Alas 3 ng hapon, Pilipinas time, dito sa aking studio. At makikita nyo po kami. Exciting to, mga kababayan ko. Exciting talaga to, mga kapatid. Dahil in the history ng Pilipinas, mga kababayan ko, sa lahat ng mga vlogger na nakasama ni ano, sa akin lang po bumaba. At sa, I think sa akin lang po bumaba ang isang senador, isang former senator na Sunny Trillanes. At dito pa po sa aking studio, magkikita po kami, mga kababayan ko. Kaya yung laban na to, laban natin lahat. Okay, mga kababayan ko, Team Reply. Replay, Tita Judy Basco, Tita Lily Ragasa, shoutout, Nanay Carmen. And sa lahat po ng mga DDS, iniimbitahan po namin kayo makinig tomorrow. Ay painggan nyo po yung pag-uusap namin ni Senator Trillanes, ha? Mga kababayan ko, nang sa ganun ay maunawaan nyo naman yung aming puntot-puntot pag-uusapan. Okay, mga kababayan ko, intindi nyo na ba yun? Intindes nyo na ba yun? Sa mga kababayan natin, wala na bang iiyak dyan? Wala na bang kukurap dyan? Aba. Mag-esep-esep na kayo, ha, mga kababayan? Bawal ang pasaway. Okay, ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas. Bukas, alas 3, with former Senator Sunny Trillanes, one-on-one. Kasama po natin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ulit. Mag-send sana ulit, join. Ayan, Ramir Mendoza, join idol talaga. Ah, join. Ano yun? Ayan, ayan nyo po, mga kababayan ko. Message nyo po ko, Ramir. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Ayan, ayun oh, good day la sa lahat. Oy, ay banat boy! Nakikita kami ng boss mo. See you tomorrow, guys. Maraming salamat po. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Ingat po ay palagi. Bye! Na-late si Banat Boy, oh. Ingat po kayo dyan, ha? Magpapalam na po ako. Ingat po ay palagi. Ay, nako, si Tita Judy, may pahabol. Maraming salamat, Tita Judy, for your super chat. Thank you very much. Ingat po kayo palagi sa Team Replay natin. Magpapalam na po ako sa inyo. Babosh, mga kapatid, Tita Lily, bye-bye. Tita Nanay Carmen, Tres Marias. See you tomorrow. See you later. Kanina pa ako, sige pare. No problem. Banat Boy, ingat. Oy, yakapin nyo si Banat Boy, ha. Yakapin nyo yan si Banat Boy. Kung kaya hawak niya ng buong pamilya nyo. Ingat. Malam na ako.